sabihin pang nasa high-tech at digital era na tayo. Ang mga kawatan, abay, level up na rin ang mga yan. Makapagnakaw lang. Usong-uso ang iba't ibang modus operandi ngayon. Nandyan ang love scam, fake selling, online gambling, phishing, at marami pang iba. Pati yung nanalo daw kayo sa raffle at sugal. Naku, huwag kayong magpapaisa dyan. Alamin ang mga paraan sa safety and security dahil walang manloloko kung walang magpapaloko. Maging matalino dahil scam yan! 45,000 pesos na inutang ni Chinita. Naglaho sa isang iglap dahil sa pagmamahal. 40,000 pesos na kuha naman kay Julie nang walang kalaban-laban sa loob lang ng dalawang araw. Silang dalawa, parehong biktima ng mga talamak na online scam ngayon. Mga modus operandi gamit ang internet at mga gadget katulad ng cellphone at laptop natin. Kasabay ng pag-unlad sa teknolohiya, ginhawa ang dulot nito sa mamamayan, pero kadikit din nito ang high-tech at digital na panluloko. Sa loob lang ng ilang segundo, pwedeng matangay na ang perang pinaghirapan at pag nahimasmasan ang biktima, wala nang masasabi kung hindi nabudol at na-scam ako. Noong nagtatrabaho bilang isang OFW, ang single mother na si Chinita. May naging kaibigan siya, isang foreigner na nakilala lang niya sa social media. Chat sa akin yung si Robert na gusto daw niya ako dahil nga. Pero nag-friend pa lang kami ng mga ilang buwan bago kami naging boyfriend ko siya. Dahil nangako siya sa akin na magagandang na sabi niya. Daw trabaho niya nasa barko. Mabait naman daw si Robert, kaya mabilis silang nagkapalagayang loob. Sinasabi ko yung personal ko na buhay, sinasabi rin din niya sa akin yung niya, personal din na buhay. At kahit noong umuwi na siya sa Pilipinas, nagpatuloy pa rin ang kanilang ugnayan. Sabi ko, siguro, ito na yung sagot ng maahon ba kami sa Iraq, gano'n. Nangako pa raw si Robert magpapadala ng isang package para kay Chinita na ang laman ay katumbas ng 3 milyong piso. Nagkakalaman ng may jewelry, may relos, mayroong tablet, may laptop, mayroong pang sing-sing, tapos may pera sa loob. Marami siyang tapos sabi niya ganun. Na lang daw, yung shipment na lang daw ang babayaran ko. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng text si Chinita mula sa nagpakilalang sekretarya daw ng shipping company na magde-deliver ng package na nanggaling umano kay Robert. Pero kailangang magbayad ni Chinita ng 45,000 pesos bago niya makuha ang package. Dumating na nga daw yung package ko kaso sa custom ng Cebu napunta. Doon daw kailangan tubusin ko yung package doon sa custom sa Cebu. Kailangan ko daw magbayad para i-deliver nila yung package kung gusto daw namin. Yun yung hinihingi niya sa amin na 45,000. Nang problema ngayon si Chinita, saan naman niya hahagilapin ng ganong kalaking halaga? Sabi ko, wala pa po akong pera ngayon. Tapos sabi niya ganon, kailangan niyo gawin ng paraan to ma'am kasi sayang. Sabi niya ganon nung yung sekretary. Pati anak ni Chinita tumulong na sa pagdilihensya ng ibabayad para sa umano'y package. Nakahiram yung anak ko ng pera sa amo niya na 25,000. Nang makumpleto na ang 45,000 pesos, pinadala na ni Chinita sa shipping company na kumausap sa kanya. Pero makalipas ang ilang araw, walang dumating na package. Tumawag pa daw ulit ang shipping company. Kailangan ko daw po magbayad ng 100,000 para daw makuha ko yung package kasama yung pera. Dahil na-detect nga daw na may pera sa loob yung package. Ngayon sabi ko, wala na kami mapagkunan po yan ma'am na pera kasi ningutang nga lang ako sa 5-6 yung pinangbayad doon sa 45,000 na pinadala sa inyo. Tawag sila ng tawag sa akin. Pati yung foreigner, numatawag na rin sa akin, gagalit siya. Sayang daw yung package na pinadala niya.
Hanggang hindi na raw nila matawagan ang nagpakilalang sekretarya. Pati si Robert hindi na rin makontak. Puno ng pagsisisi ang kawawang si Chinita. Naisip niya, bakit ba siya nagtiwala at nagpaskam? Kaya yun ang ano ko sa sarili ko na para akong lutang, ganun. Dahil iniisip ko yun na sabi ko, akala ko mahal niya ako tapos hindi pala. Kaliwat ka ng modus operandi, naglipa na online. My love scam, fake selling, online gambling, phishing at marami pang iba. Someone messaged me sa Viber. Her name was Hazel Garcia. Now, she said na she saw my number sa JobStreet and sa LinkedIn. Sabi niya, if I wanted to earn 1,000 to 3,000 a day. At first, syempre, nagduda ako, diba? Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. I asked na if may registration fee ba. Now, sabi niya wala naman daw. And nagkaroon siya ng trial na task. So, pina-review niya ako sa isang link na sinend niya. So, yun, nag-review ako ng isang Google restaurant. And then, nag-send siya sa akin ng 150 pesos sa GCash. As in, like, instant. Nag-send siya sa akin. So, doon nagsimula. May in-introduce siya sa akin si Wendy. Yun yung name ng receptionist. So, upon entering sa Telegram, so I started yung, meron silang GC na ginawa. Ngayon, the weird thing pala dito sa GC is, madami yung members, almost 300, actually more than 300 sila. But, ako, hindi ako nakakapag-chat doon. Meron silang pinabuksan sa akin na website, which is a cryptocurrency, and meron silang pinabuy up sa akin. And I waited for 60 seconds, and after that, na-pay out yung 5,300 ko. Sa point na yun, I was super hooked na kasi almost dumoble yung pera ko. Pagdating sa task 12, dito na, sabi nila, meron daw 3 stages. Dun sa stage 1, sige, naglabas ako ng 3,000. Ang bigay nila is 25% yung babalik na commission. Stage 2, 12,000. Sa time na hindi pa ako nagduda. Kasi sa isip ko, afford ko pa naman. So, kaya ko pa maglabas na ganong pera. Ngayon, sa third stage, dito na, 38,000 na yung hinihingi nila. At that time, yung pinaka-extra ko na lang talaga na pera is 24,000. Sabi ko dun sa manager, paano to? So sabi niya, okay, sige, kuhain na namin, ipa-loan ka namin ng 14,000. So that's okay. So kukuhain na lang namin pag mag-payout ka. Dun sa payout, iba yung kausap ko. Sabi niya, before ko daw ma-payout, kailangan ko daw muna bayaran yung 14,000. So binalikan ko yung manager. Sabi niya, never daw nila sinabi na doon na lang daw i-deduct. Wala daw siyang sinabing ganun. So pagdating doon na hindi na ako nag-pay up, doon na ako nakapag-research. So upon checking sa Google, sa TikTok, sa Facebook, ang daming lumabas. Scam nga sila. Wala na, parang ano na ako, emotional na ako. Na sabi ko na sa partner ko, na-realize ko na na-scam talaga ako. Sa report ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, nasa 8,000 tao na ang nagre-reklamo at nabiktima ng scam. Mula Enero hanggang Agosto sa taong ito at mahigit kumulang sa 155 na milyong piso na ang kabuuang na-scam na pera sa mga kawawang na biktima. Pinag-uusapan natin ng cybercrimes, iba-iba ang modus ng mga scammers dyan. Magdi-depend siya kung ano ang vulnerability ng kanilang potential victims. Kaya ang payo ng PNP, iba yung pag-iingat sa pagpasok sa mga transaksyon, lalo na sa mga online o digital platform. Nagbigay din sila ng mga tips para maiwasan ang mga scam online. Ang cybersecurity is a responsibility of everyone. While kaming mga enforcers, pag nagreklamo kayo at naloko kayo, we do our part in helping you recover or, you know, hulihin ang mga nanloloko. But you also have to do your part. Paano?
Alam naman natin, hindi kami na nagsasawang magbabala. Public awareness, do not click on the link, do not answer phone calls, report spam, mga emails na phishing, ang dami-dami nating public awareness. Lahat yan ibibigay natin. Pero kung ikaw naman mismo ang magpapabaya sa security mo. Paalala lang po namin, ang online scam ay pwedeng mangyari kahit kanino. Mayaman o mahirap, walang kawala dito kung maloloko talaga. Kaya kung nabiktima ka ay huwag mahiyang magsuplong sa pulis. Dahil habang nananahimik ang mga biktima, patuloy lang maghahasik ng modus at perwisyo ang mga kawatan sa mas nakakarami. Importanteng may alam dahil walang maluloko kung walang magpapaloko. Huwag nating kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagmalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.